hindi Christmas ah. It's something like a good pacing for Aurora ng early to mid. Kasi ang kailangan nilang isipin, nag-iisa lang ang kailangan nilang isipin, pigilan lang nila mag-push yung Bruno and then scale up with these two cores on their side. Oh, tsaka parang kung basics na lang din ang pag-uusapan, mas madali i-pull off at i-execute yung lineup ng Aurora. But for TNC, as long as maging maganda yung laning dito ni Heads, siya yung pinaka magiging frontline for the side of TNC. Yeah, Heads needs to be the stabilizer here para sa kupunan ng TNC Pro Team para magtuloy-tuloy yung gusto nilang gawin to hopefully push an early game advantage para kay Kuzen to go up against Doming na ang hawak ay yung carry. Is it going to be the Aurora's lighting up game number one or will the Phoenix Army take it? Casters, pasok. At malalaman na nga natin sa pinakaunang laro ng pinakaunang serye natin in Day 3. Welcome to Mobile Legends! Versus Aurora, once again, kailangan ng makapuntos ng TNC dito. Yeah, ramdam na ramdam din natin ang ingay ng Phoenix Army at ng mga Auroras sa kanilang pagsuporta sa kanilang mga kupunan. Again, nakita natin sa drafting phase pa lang, targeted talaga ang mga hero sa Demon Kite. Majority ng mga assassins ang inalis against dito kay Demon Kite. Diba? Alam naman na natin, Demon Kite, one of the best assassin users in the Philippines. Simula amateur scene pa lang, papunta dito sa MPL. Parang naging partida pa ata na napunta tayo sa tank meta at hindi niya nalabas yung talento talagang inaangkin niya. Yun nga eh. Tsaka, kumbaga, kaya nga nabanggit na at nabansagang smiling demon yang si Demon Kite, eh, diba? Naging pangiti-ngiti lang yan. Parang tumitesting lang, no, ng mga bagay-bagay. And dito masusubong ngayon ang TNC kasi siya talaga magiging takak. Aray ko po. Ang sakit. Nakalimutan ko na ganito nga pala kasakit ng isang Bruno. And look at this, Kazen already in the lane. Flicker na gamit niya dito. At si Doming ay makakatakas pa. Pero not for long ata kasi nandun pa rin si Kazen sa lubong si Escalera. Buti na lang nandito na si The Hitman para tumulong. Oh, sobrang sakto ni Rene J doon. Imagine kung napatay si Doming doon, dalawang Siege Minion yung mawawala. 300 gold sana yung mawawala sa kupunan ng Aurora. Pero mukhang sa mid lane ay magkakatusokan lamang at magkakahigupan na rin. Sakit nun kagad. Isipin mo from 100 yung buhay dito ni Rene J down to 30% kagad. And yun yung hirap no kapag ka meron talagang dispersion and rotation na threat na magagaling dito sa isang Louie. Tapos tatlo pang naka-purify dito sa TNC ha. So mahirap hulihin itong mga heroes na to. Tsaka ang nakakatakot na combo dito for TNC is the moment na gamitin yung diversion play. Pero manengan lang sa taas. Oh. Muntigan lang naman. Muntigan na. Oh, going back. Ayun yung diversion plus the glorious pathway. Min, mabilis ka na nga tumipi. Mabilis ka pang pumunta sa kalaban mo. Pabilisan lang talaga. Naku, parang bibilisan ata ni Rene J itong si Heads. Andun na naman yung mga knock-offs habang pasok. Dispersion rotation habang yung Vengeance na nagamit! First blood ay nakuha na ni Lancey. Courtesy of that dispersion and rotation and the duality ngayon. Yung sa may bandang iba, daming nangyayari dito. Sa may bandang ibabaw, si Edward naman at si Escalera. At sa may bandang ibaba ay napaatras si Doming. Sumaktong banat lamang pero this is it. Two Siege Minions ang nakasalalay dito. Doming! Si Lancey. Ay, nakita na. And si Doming with the Doming sense. Naiwasan yon habang nagamit na rin kagad yung Glorious Pathway. Para dito kay Escalera, ang dami mga nangyayaring teamfight sa taas, sa gitna, sa baba, di ko na alam. Grabe yung gold lane pressure na ginagawa nila with this Julian Tekalay! Crossover sa tatlo, mala Allen Iverson. Naiwasan, no? Pag-crossover, tumingin pa sa likod eh. And Kazen, look at that. Napagad ng iwas noon, pero puntahan natin ang mga items. Tasklon na kagad ay available para kay Kuzen. OG na to eh. OG build sa Bruno. Yung tinatawag natin na sustain talaga yung kailangan niya. Kasi lane dominance, okay na yan. Mm-mm. Yung damage, nandyan na rin. Yung sustain yung kailangan mong habulin, pero in the mid lane, Rene J looking for one. And Lotion, ngayon, bubersata na si Escalera. Kinatay. Ayun na. Yung kabayo. Men, binalibag na ni Edith Veneracion. Ni Edith Veneracion. Ayun na yun. Pero merong diversion play dito sa may bandang, actually hindi niya ginamit, pinambisyon lang niya. Still, Kuzen in a 2v1 setup, Purify okay. Na gamit na rin. Okay, magandang idea to para sa Team Aurora na wala ng Purify for the next 80 seconds itong si Kuzen. Pero mahaba-haba pa, 20 para doon sa second, third nilang ating game.
Ang ganda ng matchup ni Cousin at si Doming, no? Parang ito yung mga bihira lang nating makita. Pero si Edward naman ay tatalon doon habang si KZ ay pinupuruhan na ng mga members nila. Si Sanya Aurora, pasok na naman. Nakatay po na yung second time ito si Demon Kite habang si Edward naman sinasalo lang. At doon yung Earth Shutter, hence ay humaharap na nga rin versus two members from Team Aurora. Si Esquilera din binababalan lang ng Ring of Punishment. Mm. Ang ganda ng zone at libreng pagong para sa TNC. Nilapagan pa ng carpet para sure. Grabe na yung mga crossover dito ni Kazen. Kanina mala Island Iverson, ngayon mala Kyrie Irving na. Oh, wait lang, Manwin 1v1 ha. Doming versus Cousin. Nako. Pero ramdam mo na yung Hasklo, no? Oh, ramdam mo na yung Hasklo. Ramdam mo na rin yung crit chance na nakukuha niya doon. And para lang sa mga nakakalimot, no, yung passive, yung mecha legs, nagdadagdag din kasi ito ng crit chance. Kaya naman kahit one item pa lang yan, yung chances na jumakpat sa loto si Bruno, malaki-laki na rin. Yun nga eh, no? And sa ngayon, ha, sa Team Aurora, nakita pa rin naman natin yung potential ng lineup na to, no? Again, kung hindi man nila makuha tong early game, meron silang mid to late game na power spike, eh, no? Andyan si Doming, even si Edward, eh, no? Kapag ka bumabato yung nag-primal rat, may damage din talaga yan. So, kailangan ingatan dito ng TNC. Mas lalo na kapag punong-puno yung passive ni Edward, no? So, kailangan din talagang matahan. And gusto ko rin lang, no? Pa-take note sa viewers na Demon Choose na ang binibid sa Bruno ngayon. Dahil na-nerf na nga ang kanyang first skill, ang taas na ng mana cost dong. Kaya yung mga Bruno players natin, nilang naglalagay na ng Demon Choose para makapag-spam ng first skill. Oo, no, more on skill. And ito yung maganda, no, na pinapakita ng TNC. Actually, nakita na natin to, yung mga nakaraang matches din ng TNC. No? Early game palagi nilang nakukuha. Pero so far, para sa mga laban ng TNC, ito ata ang may pinakamagandang early game nila. Oo, kung baga paano nila isasara to, that's the second question na kailangan nilang sagutin. And for the longest time, yung talaga naging problema ng TNC Pro Team dito sa regular season, parang hirap na hirap silang isara ang mga laro. Pagdating ng late game, may yung shot call talaga yung inaabangan natin. So hopefully, after their week 2, ay nakahanap na sila ng paraan na ayusin ito. And now in the mid lane, mukhang nag-aabang na naman ng laban dito ang TNC. Talagang sinusubukan nilang kontrolin ang tempo. Yun nga eh. Tsaka ang makikita natin dito, no, ang kumbaga sabi ng TNC, okay, hindi natin kailangan magmandali. Hindi natin kailangan mag-rush dito. Kasi nga naman, may plano din pala. Ay! Aurora, two-man implosion habang yung Purify ni Captain Cousin. Latag din yung Glorious Pathway. Mamamatay si Casey. Wow. Wala yung jungler ng TNC. Ngayon, haabot muna dito si Escalera. Binababaran nila. Nandun yung Earth Shutter. Habang Primal Rat with a Flicker. Hindi nyo ma-maximize yun. Buhay pa rin yung Turtle. Andito pa si Demon Kite. Ang ganda ng pwesto ni Rene J doon. Rene J knew where to be. Pero tinusok. Ay! At natuhog ng kabayo dong. Nakaltokan, ladies and gentlemen. Escalera with that crucial kaltok. Hindi nakatakas itong si Rene J. Pero may plano sana doon sila eh, no? May plano yun si Doming sa itaas. Buti nilang nag-respond kagad itong si Heads. So far, it's still a 2K gold lead for the side of TNC Pro Team. But this is still anybody's game, no? Usually, makikita natin talagang ramdam yung lamang kapag nasa 5,000 na, 4,000 na. Ayan naman nag-aana pa rin ang Rora ng laban. No? Ayan, isang pitas na pwede nilang gawin. Still looking for that elusive first kill para dito kaya Yue at Doming. Oo. No, speaking of Yue, hindi pa nga natin napag-uusapan si Yue dito eh. Uh-oh. Yung Dominator's Descent niya, no? Hindi pa super impactful dahil nga naman ang lilikot at ang liliksi ng mga players dito or ng heroes dito ng CNC. Pero mamaya kasi kapag sumakto yung mga implosion play niya, wait lang, may buha dito sa may bandang ibaba. Rene J, mapapatalo na nga rin habang Earth Shutter. Para dito kay Edward, damba na naman si Hed, pero diversion play! Si KZ, nandun yung knockout at si Edward na napagtulungan nila. Ay, ay, ay. Sa TNC, ang pumupog kay Edward. Ha? Iisa pa ata sila, si Demon Guy, tamang dash out lang. Ang daming naganap doon, pero kalat-kalat ang mga members ng Aurora. Pwede makabasag dito sa may top. Main parang dinibide ang dalawang dagat with a glorious pathway. Nahirapan na talaga, maganda na nga yung engage, nahirapan pang tumakas. That is a great sequence coming in from TNC. But still, Aurora almost taking down Lancy in that exchange.
kamunti ka na, no? Feeling ko konting gamebot na lang sa mga item ni Demon kahit magiging katakot-takot na ang kanilang assassin. Yun na, konting una lang para dito kay Rene J. Naalala ko yung mga gamebot, yung mga uu ni Rene J. Pero kung babalikan natin yung ginawa nila, no? Nalugi sila dun sa teamfight, pero may trade naman na ginawa si Domi. Isipin mo, dalawa yung napatumba niya, yung sa Torres sa itaan. Eh, sobrang sulit na nun, no? And late game naman kasi to si Carry. In fact, when we look at Escalera using this Hylos, kapag nag-late game na, tas na-promonta na, syempre, trabaho ng Hylos yun, di ba? Doming and Yue, both of them, ang tunaw ng Hylos. Man, imagine mo yung glorious pathway mo, sabihin natin may expressway, pero nilagyan ba naman ng Dominator's Descent sa gitna? Isipin mo yun, di ba? Tsaka hindi mo kasi alam kung sino unahin mo, yung Dominator's Descent ba? O yung mga heroes sila, pero unahin na dito nila si Escalera. Makakaset ang Biden, namatay na kagad din si Escalera habang pasok Heads. Ang TNC ng Phoenix Army, si Heads. Nasa may magandang itas, pero mamatay din siya, courtesy of Edward. Habang si Doming umatas, flicker out. Andun yung nakabula kay Kaysen, habang flicker. Edward! At si Kaysen ay napuruhan ni Demon Kite. The smiling Demon, ladies and gentlemen. Kosen! Si Kosen! Tamang sipa lang, nakatakas itong si Demon Kite. Grabe yung mga kaganapan! Konti na lang eh. Isang siguro kung medyo napalakas yung sipa. O yung crit chance sa itong aspa ng konti. That could have been a kill for Kozen. But still, a very nice trade. When you're looking at Aurora right now, lamang ng 3,000, 2,000 kanina ang TNC. The fact na kailangan nilang lumaban doon at kaya nilang lumaban, ibig sabihin, this is still anybody's game. This is ang bola, no, na kay Rene Jaina. Yep. If he is able to find yung mga walang fury, malaking bagay na yun. Nako, meron na rin ultimate dito si Rene Jaina. Any moment pwede siya mag-implosion. Nagamit na yung Dominate Descent. At ang pinupuruhan nila itong si Lancey. Ang socket nung baba. Yue dito, kalahati na rin yung buhay. Habang napatamban na rin with the pursuit. Escalera will go down. Same yes. With Heads. Dalawa kagad ang kulang dito sa TNC Pro Team. From 1K to 90 na lang. Ooh. Ang gold lead ng TNC. At may pagkakataon pa silang i-takedown itong unang lord ng game. At ayan na nga yung pinag-uusapan natin kanina, no? Early game talaga ay kadalasan napupunta sa TNC Pro Team. But for some reason, around the Lord fights ay talagang nakakakita tayo ng mga crucial formation errors. Yeah. Kung saan may mga nahuhuli na hindi dapat mahuli agad-agad, no? Pero tama din naman kasi, sino bang popronta, di ba? Malamang si Heads at si Escalera. Mm-hmm. Sadyang hindi na lang naging sapat yung vengeance para mabuhay siya sa mukha ng isang carry. And habang tumatagal tong laro na to, no, kailangan nang masolusyonan yung carry problem dahil sabihin na lang natin, no, flicker yan. Siguro kung may makakahuli ay malaking pabor yun para sa TNC. Oo nga eh, pero kung iisipin mo kasi yung mga knock-up, yung mga hold, iilan lang ang may option dito sa TNC, no? Yung kaltok na Escalera, andun din dispersion rotation. Pero kasi kapag mabilis ang kamay mo, yung flicker mo, no, maiwas mo agad, tapos may mga phantom steps ka pa nagalawan. Oh. Mahirap hulihin talaga ito eh. Tapos ang dami mo pang reinforcement na aasahan. Nandiyan yung implosion, nandiyan yung onward earth shatter mula kay Edward. So ngayon ay unti-unti na nilang inuubos lahat ng katorehan ng TNC. Very powerful din kasi yung lineup ng Aurora dito. No? Yung sustained na teamfight nila, parang never sila mawawala ng bawat. May dalawang buhay pa ang isang Zas, pati na rin yung Edith. No? Kapag low HP sila, pwedeng mag-reset. Ito yung hindi mo maintindihan kung bakit walang namamatay at bakit laging masakit. Aray ko, speaking of sakit, at sakit na rin ng mga sipa. Dito ni Kozen. Diversion play. Diversion play sila pinaplady siya. Why, ready day! Masasalubog nila pero implosion. Napapiripitin na ito. Weber si Blady. Silent TNC. Mamamatay si Kozen. Abulan na naman. And si ang Rora ang umaabante dito. Lancey will go down. Tatlo. Oh, no. Ang mapapatumba. Ilisa mong dalawa kay Edward. Napaganda pa yung check push ni Rene J. With the implosion play. Kailangan nila maklir yung minions dito, Papi. Oh, no. Ang liwanag ng Aurora. Aya kumikinang na. And ang kupunan ng TNC ang naghahanap ngayon ng sagot. 8 seconds para kay Kozen. Pinipwersa na nila yung tore. Ayan na. Kumbaga, kung item yon brinute force na nila, tol. Brinute force na yung tore doon. Biruin mo, ginamit yung alien para makapag-push. And with that, Aurora is already ahead by 4,000. Pinag-usapan natin ito kanina, Noburito. Yep. Kapag umabot na ng 4,000 ang lamang ng isang team, doon muna na medyo nararamdaman eh. Yung parang, teka lang, parang lugi tayo sa teamfight na to. Ha? Parang lugi tayo sa item. But this time, of course, for TNC,
ito talaga eh, yung win condition nila hindi nagbabago. Oo. Huliin nyo si Domin, pero ang hirap. Ang hirap talaga, isipin mo ha. Naka-flicker yan. Hindi ko alam kung ilang beses ko pa nakita na nagamit na ni Domin yung flicker na yan. Sa laning phase ko pa nakita. Diba, sa laning phase pa. Diba, imaginein mo yon. And the fact na hindi pa siya nati-takedown dito, masasabi mo talaga na nandun na siya. Napakaganda ng posisyon ni Doming dito sa laban na ito. And speaking of posisyon, may tendency kasi magsama-sama yung lineup ng TNC. And doon maganda itong si Renny Jano. Ilang beses siya nakahuli ng isa o dalawang implosion. Wala na siyang pakialam dito. As long as mapagamit niya ng Purify yung ilan sa mga members. Ay! Si importante yun. Pero ito naman yung implosion. At si Casey nang napadala. Oh my gosh! Oh my God, that is... Oh no, that... I feel like that's just miscommunication on their part, man. Parang kita na nila yun eh. Let's be honest, nakita na na may tao doon sa loob ng bush pero mukhang naiwan ata sa loob ng diversion. And now they have to defend 4v5. 15 seconds pa naman bago lumabas dito si Kazen. So pakiramdam ko ay aabot with a full 5v5. Pero men, with that misplay ay mukhang nabigay na nga ng libre ang Lord sa Aurora. Ang hirap nito, lalo na ito ay level 2 na Lord. Ito na yung dumadamba. Yeah, sa gitna siya dadaan pero kasi yung mga kasamang mega minions niyan, itutuloy lang yan doon sa top at sa bottom. At kailangan mag-isip ng TNC kung paano sila didepensa dito. Kasi kung clear wave ang pag-uusapan, masasabi ko na meron din naman eh, di ba? Oo, meron din naman silang wave clear. Meron pa rin naman pandepensa. Pero ang tanong, makakapag-facetack ba dito ang Aurora? Mapipitas ba nila yung mga damage dealer? Kakayanin ba nila ito kalahati yung buhay nung Lord na ito? Habang basag na ito rin si may bandang itaas, free hit si Doming. Napakasakit nung mga shuriken na binibitaw. Kaya na rin yung implosion mula kay Renny Jay. Tutumba siya sa kamay ni Lancy. Ngayon naman ang malalang si Atay. Walang iba kundi si Escalera. Habang pasok si Ed, pero mamatay rin siya sa kamay ni Doming. Ngayon, meron na sila mga next wave ng minions dito. Dispersion detention! At this time, si Lancy ay mamamatay. Pasok na naman ang Team Aurora. At may mga minions sila. Ang game number 1 ay mapupunta sa Aurora. Unrelenting force.